così, Mr. Suave. What's up, guys? Magandang oras po sa inyong lahat. So, meron po ako ngayong mahalagang... Uy, nakita ko yung palalabs ko, yun. So, yan. Samahan niyo ako, mga sangkay. Papunta tayo ngayon sa ating napakahalagang lakad. Nakita ko na naman yung palalabs ko, yun. Woo! Let's go! Ito nga pa lang ang aming lumalaking pamilya, ang 1G Family. Naisip ko lang, mag-propose na kaya ako sa girlfriend ko? No? Kaya nga lang yung problema, eto, paano ko gagawin ang proposal na hindi nalalaman ni May? Maraming marites sa gigilid sa pangunguna ng tatlong detective, Mylene, Mijoy, Jamaica, siyempre, ang girlfriend ko na kapatid ata ito ni Detective Conan, ang bilis makaramdam. Kaya naman, kinakailangan ko ang tulong ng 1G, 1G Boys, para talunin ang ultra instinct ng mga pambihirang marites para walang makatunog at matuloy ang aking... Dre, okay na palagay kami ng mga helmet namin, Dre? Yeah. Get Iron Man! Yan o. Meron tayo ng tatlo, walang uniform. Tara, tara, tara. Let's go! Alam mo, parang tayong manager ng MPL team. Okay na rin. Kailan ba ito? Ha? Kailan ba ito? Basta. Ba't dito mo kami dinala? Pangkarindiri ito. Dalawang beses ka namin tatawagin, tapos ano? Una tatanggal. Wala, ayaw niya. Oh, yun nga. Linano namin ng gusto ito, pinag-isipan at walang sinayang na oras. At syempre, guys, ang iisang goal lamang po namin ay matalo ang ultra instinct nitong mga marites na mabilis makatunog dahil baka mabulilyaso. Kaya maganda, Dre, ganito na lang. Si Melo na pahanapin mo ng venue. Kaya nga lang, mag-iisip siya na pwedeng gawin yung proposal dun. Ayo. So ayan guys, tapos na yung plano namin. Ano, okay na ba tayo doon? Dami na okay. Madadagdagan pa naman yan kapag ka... Nabitin ako, nalimta ko. Palapit na ng palapit. Walang bibitaw sa sekreto. Hindi. Sa secret. So yan na. Planadong planado na guys. Unang nabuo ang plano sa proposal na gagawin mismo sa event ng 1 million subscribers ng aking YouTube channel na Sangkay Janjan TV. Pangalawa, gagawin ang proposal nang walang makakaalam kundi ang 1G Boys lamang para lahat ng nasa mismong party ay tila luluha ang mga mata sa gulat, lalo na si May. Kaya nga lang guys, papano? So guys, ito po yung update. Muntikan po kami mabuko kasi nga po ganito ang nangyari. Sikreto ko kasing ibinook si Tita Marina na mamshi ni May Alona papunta dito sa Metro Manila ng ticket sa airplane. So ang inutusan ko yung kapatid niya na si MJ. Kaya nga lang guys, muntikan kami mabuko. Dahil nagtaka si May Alona kung bakit hindi niya alam. Actually, maging yung mama ni May, hindi rin po talaga alam na ako yung nagbook. Kasi ang pinalabas po namin na ang bumili ng ticket sa airplane ay si MJ mismo. Kaya nga lang nagka-error dito. At sobrang kabado ako kasi... Kakaumpisa pa lang ng plano, mabibisto na. At wala kaming ibang choice, guys, kundi gumawa na lamang kami ng panibagong kwento at ito nga po ang nangyari. Ginawa naming alay si MJ, kapatid ni May Alona,
nagkalat kami ng chismis na baka nakabuntis si MJ o di kaya mag-aasawa na kaya biglaan ang uwi ng mama ni May. Kaya nga lang mga sangkay, alam ko namang hindi ganun kadali paniwalaan yun. So tinuloy-tuloy po namin yung chismis na ito. Ginawa naming hot issue every time na magkikwentuhan kasama ang mga marites. Kaya kahit muntikan na kaming mabuko, nailusot pa namin yun. Akalain mo, instead na pagdudahan ako ng gusto, si MJ na ngayon ang pinagdududahan. Ito yung may kasalanan. Hindi sinabi kayo na ano? Alam mo, nagbigat na si mama niya. Ang gulat si Alona, so nagduda. Ikwento mo yung paano natin tulis. Sabi namin na dalawa lang yun eh. Bakit umuwi si Tita Marina? Hindi lang papapasal si MJ. Pangalawa, pasibig. Hindi alam mo, majuntis. Pinatay namin ng ganung kabilis ang issue hanggang sa nasa sasakyan na batik na si Alona. Bakilan niya siya, malaki naman na sa gulit. So, what's up guys? Ayun nga. Sa tinagal-tagal ng panahon, inabili na po natin ito. Itong engagement ring. At ang palusot ko talaga mga sangkay, mag-gym lang ako. Ganun lang. Kaya nakasibat ako nang wala pong tanong-tanong kung ano po ang gagawin at hindi po tayo nabisto. Para hindi po mahalata, kailangan ko pong ipatago itong ano, itong engagement ring, yung sing-sing kay Jasper. Yan na, papalapit na mga pre. Tago mo muna to para hindi mabuo. May dala kang ano? Tingin ako. Ayan, tago mo baka may makita. Wala bala dito. Shoutout din. Oh, shoutout mo yung sarili mo. Shoutout ko sila, ang pogi mo. Maiwan ko na yung brief ko, wag lang to. Kailangan madala yan sa 26. So guys, para mas lalo pa po silang malito sa pagdududa, syempre, ginamitan ko na neto. Wala pala ako nun. Kinausap ko ang tatlong mga detective ni May Alona at lahat na siguro ng mga malalapit sa kanya. At sinabi ko sa kanila na magpo-propose na ako, kaso nga lang, September pa. Kunwari mga sangkay, kinukuha ko yung kanilang mga ideya. Nagpa-suggest pa ako ng proposal ideas. At sakay na sakay sila. Sakay na sakay sila sa trip ko. At litong-lito na sila sa pagdududang magpo-propose ako sa mismong araw ng 1 million subscribers party. At ayun guys, kumalat ng kumalat ang chismis. At ang pagdududa, medyo bawas na bawas na. Kasi nga mga sangkay, September parehas ang birthday namin ni May Alona. Kaya nga lang, magkaiba po talaga ng date. Pero same month. At akalain mo na naman guys, napaniwala ko na naman sila. At kung may pagdududa man, bawas na bawas na. So, eto na nga mga sangkay. Eto na ang final meet up or meeting ng 1G Boys bago po ang proposal. And as usual mga sangkay, hindi po kami nauubusan ng strategy para matalo ang ultra instinct nitong mga marites ni May Alona para hindi mabisto ang plano namin. Diba kaya nga yung magtatawag ka na ikaw eh? Hindi kaya, kasi kahit anong lakad natin, pero pag biludahan talaga tayo. Sabi niya sa akin, magpropose na ba si James na? Ning, sabi ko, ha? Hindi ah. Magsa-celebrate lang yun ng 1M subscriber. Sabi niya, ba't andyan mama niya? Andyan nga tayo. Mama niya pa kaya, syempre. Sabi niya, ako ba nga, kung sa bagay. Nabuo ang dalawang pinakamahalagang alas namin para matalo ang ultra instinct ng mga marites. Ang una ay malamang alay na naman si MJ na kapatid ni May. Bumili ng pregnancy test si Jordan at Jeff at dapat makita yun ni Mylene, ni Joy at May na mga kapatid ni MJ bago ang 1M party. So yun, narito na tayo sa South Star Drugstore. Bibili na tayo ng PT. May ano kayo PT? Mayroon. Magkano? 72. 72? Sige daw. Ilan po? Pwede isa lang. Paano malalaman pag positive? Pwede to sa COVID. Ha? Sa COVID. Ah, sa COVID ba? 75. 72. Ay, 72? Umura. Hi ka muna. Hi ka te. Ha? Hi ka sa YouTube ko. YouTube ba? Success par. Galigan nyo na lang, ha?
Jesper na ang umakting, gumawa ng kwento na may nakita siyang PT sa bag ni MJ at pinalabas na nakabuntis nga ang kanilang kapatid. So guys, all set na, sangkay. Masisirang buhay ni MJ ng isang araw. Taikon si Tess, buhay! Successful ang plano mga sangkay, lalo silang nawala sa hulog at litong-lito na kung magpo-propose ba ako sa party. Si MJ na ang kanilang naiisip dahil nga po sa kanilang nakitang pregnancy test. Hindi pa naman bukas. Hindi kasi pag nag-pregnancy test na kasi pag pregnancy test na kasi hindi lang pwede isang test. Kailangan pa ulit. Ay, tinutukoy ko yung mga instinct ko na napatunayan ko, na mga sinasabi ko lang. Pag-instinct ng babae, 90% yun totoo. Ganon ka-powerful ang instinct ng babae, tama? What a powerful instinct! Ultra instinct yung talyo pa si Goku. Di ba, El? Instinct ng babae, 90% tinatanggi nyo lang. Talaga, babae? Wala silang kamalay-malay na lahat ng yon ay nakaset up na. Lahat ng yon ay bitag lamang sa kanila. O ano, kamusta yung ultra instinct nyo? Siyempre, malupitan na din. To guys, wala pong kamalay-malay yung girlfriend ko na si May, na ito na yung araw ng aming pagtutos. Ang problema namin nung una guys, kasi hindi po namin alam kung paano lilituhin si May. Kasi itong si May, napakatalino po niyan. So ngayon mga sangkay, gumawa kami ng eksena para po mahilo. Hindi po nila malaman kung anong mangyayari. So ngayon guys, ang may alam lamang ng proposal na ito, ako at ang 1G boys. Yun lamang. The rest mga sangkay, wala po silang kaalam-alam. Family ko, family ni May, ang mga friends na andito, at marami pa pong iba, lahat po sila ay walang kaalam-alam. Let's go! Yeah! Alright! Close mo. Meron tayong usapan dito. Yung singsing nga, nandito nakalagay. Sabi ko, huwag niyang ihuhulog dahil pag nilog-log niya, lahat ng boys mapapahamak. Paano namin twist yung sitwasyon na hindi nila malalaman na proposal pala kayo? Paano namin sinira yung ultra instinct ng mga girls? Yung! Dahil kumagat sila, nilagay namin patin. Para malito. Alam niyo kung sino kawawa. Ayun, si MJ sa taas. Kahit hindi nagmumukha, pinagmukmukha doon. Kami ko dyan ka lang rin. Nag-billiard mag-isa. Tapos kanina, tinatanong ko yung girls. Tapos na si MJ, hindi kaya tinto basketball? Sumisimangot. Doon. Naroon lang natin tayo kahit mag-expect sila. Naroon tayong pampawater. Yeah. Yan, alright. Everything is all set na. We're excited, let's go. Mahalaga itong araw na to. Yeah. Siyempre, hindi mangyayari ito kung dito. Yes. Alright. 1G. 1G. Excited na, excited na. 1, 2, 3. 1G! 1G! So 6 PM kailangan start na. Tapos after nun papasok kami host. We thank you, we honor you, we love you, we acknowledge you in everything we do. Ito pong celebration na ito Panginoon ay pasasalamat. We thank you Lord in your powerful name, Jesus name. Amen. After ng kami, papakilala yung mga guests. Yun na yun, kantahan na yun. Papakantay namin yung banda. After ng... Beautiful.
so deep. Stay with me tonight. Lend me now the kind of love that will remain forever, babe. A dream that you have made reality. Sasalubungin natin ang kinabukasan. Walang tagor at walang merong di na makapangyarihan. Kung ayaw may dahilan, kung gusto palagi mayroong paraan. After ng kantahan, magpapatrivia kami tungkol sa... Ano ang pangalawang channel, YouTube channel ni Sangkay Jan Jan? Go! Sorry, panggatas. Sangkay Jan Jan Daily. After ng trivia, kantahan ulit, tapos sunod ng kantahan, yun yung tatawagan na, tatawagin namin si Sangkay. Speech. After ng speech, fake proposal. Yan na yung fake proposal. Yan na yung fake proposal. Akala nila, propose na. Kasi tatawagin si Maylo, napapasalamat. Yan na yung papatay namin yung momentum kasi alam namin, expected ng iba. Alam namin, expected. Okay, tawagan natin, Sangkay Jan Jan! Sangkay Jan Jan? Para sa unboxing! Yes! Hey! Hey! Isang intro naman dyan, oh! What's up, mga Sangkay? Good day sa inyong lahat! Yeah. Welcome to... Buksa na! Hala! Yes! One G Family, makikoy! At syempre, ang bandang ito, maraming salamat, yeah, sir! Mga kaibigan ko na to. At syempre kay Attorney Aboy. Alam ko, wala si Attorney Aboy. Sa mga gustong ano, kunin na banda pag may party, alam niya naman, narinig niya naman, di ba? Ang galing. Kaya kapag may kasal, alam na! May event, alam na! May party, ayan po. Sabihin niyo lang sa akin para ikonta ko kaagad sila. Syempre! Yeah! Tatawagin ko nga dito. Ay! Yun, no? May Alona. Hala ka! Hala ka man! Pumunta ka na doon! Pumunta ka doon! Wala ka na namang narinig! Wala ka na namang narinig! So, ito, very special to sa akin. Kailangan kong gawin to para mawala ang duda ng iilang nagdududa at nangihinala tungkol sa proposal, lalong-lalo na po, yung girlfriend ko. At eto nga ang nangyari. Nakita niya kasi yung journey ko from the start. So, ayun, thank you, Yab, kasi yeah! Hindi ka sa journey na to. Ah, Tena, this is it. Hala! So, maraming salamat, Yab, and I love you so much. Pwede ka na umupo. Yeah! Kaya lang. Back to you guys. So guys, kita naman sa mga mukha nila na yung mga nagdududa at nanghihinala, eh malamang wala nang maidududa pa tungkol sa proposal. Pero diyan sila nagkakamali dahil magaganap na ang totoong proposal. Let's go. Wow, pala. Tuloy ang ligaya. May inaantay pa kami. Hindi mag-expect man ganun ba? Yeah! Yeah! Nag-expect ka rin? Yun na yung module niya. Yes! Kung hanggang sabi nga niya, hanggang inaasar natin siya, hindi siya after nun, sa big proposal, kantahan ulit. Tapos yun yung may buyuan. Kantahan na may buyuan. Mm-hmm. Malinis naman. Kanta si Jeff. Okay, tuloy-tuloy na at... Kaya mo yan, Jeff! Go, Jet! Go, Jet! Maybe we call on our first jammer, siyempre. Jet, tinatawag ka! Jet, mag-English, sir!
Go with dance! With dance move! Nasa ulo pa ang iyong bakay ko lamang na ika'y pag-ibig. Ito'y aking lambing. Subok na ang aking ikaw lamang sa buong Ayana, ayana. Ako si Mr. Swan. Ang tolo tanggi, si Andrew. Ako yung tatanggi na guard. Kami dalawa. Siyempre, reasonable na tatanggi to sila kasi siyempre. Pero lahat magdi-join. Magdi-join lahat tayo magtatanggi muna para. Pero sila may tanggi. Tayo, go lang tayo. Walang tanggi sa atin, makapalmuha natin. Pero sila may tanggi sa role-playing nila. Para si Jobs, hindi lang mag-isang tumatanggi. Next! Sino next? Gustuhin ko sana kumanta pero ayaw kong masira ang magandang gabi natin. Next, ano daw, Pastor Andrew? Dali! Boss, run! Ladies and gentlemen, please welcome Boss Ralph. Tagal mo lang lyrics. Mahabaan yung intro niya niya. Ready na? I know your eyes in the voice. I feel you touch me in the pouring rain. When you come to me on a summer breeze, give me warm in your love and be soft in your love. Breaking us down when they all should let us be. We belong to you and... Oh, iba naman! Tawagin natin siya kahit sa ibang kanta. Oh, tawagin ka namin. Tapos tatanggi siya. Tatanggi. Tanggay! L-R-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 
I'm officially missing you. Ooh.
Jordan! Kumusta ka na? Sa lagi kitang pinapanood, nakikita. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Yeah.
thank everyone na pumunta dito sa special day. Lakas! Not just for 1 million subscribers in Sangkay Janjan TV, but for us with May Alona. Ayoko umiyak at magaya tayo sa nag-iwalay. So, alam nyo, bago magsalita si May Alona, pwede bigyan siya ng upuan dito para nakaupo lang siya. Baka tayo lang, okay lang. O sige. Alam nyo guys, detective to si May Alona. Hindi po ito basta-basta mauuto mo sa mga plano mo sa buhay. May trip kayo sa kanya. Pero pinagplanuhan po namin. Shoutout po sa lahat ng 1G Boys! Lalong-lalo na po yung aking kaibigan. Thank you, man. Thank you. Thank you. May sakripisyo kami sa ginawa namin to. Inalay po namin si MJ. Sinira po namin yung pagkatao niya. Pinalabas namin na nakabuntis siya na... Ultra instinct! Tapos, nung last meeting namin, ewan ko anong naisip ng mga to. Hindi ko na plano yon. Sila na ang nag-isip. Sinakripisyon niya. Sabi ni MJ, sige lang, para sa kaibigan. Sabi nila, bibili ng pregnancy test. Tapos, ang mapalabasin, titingnan ni Jasper. Ayun, pagkatingin. Alam niyo ang nangyari nung nakita na nila Maylin yung ano, Titi? Ayun lang, kanina pa lang, may makakuha po ako ng video. Nire-record ko lang yung mga usapan nila. Galit na galit. Hindi totoo! Hindi po totoo yun, guys. Hindi totoo yun. Alay to, alay. Tol, kay MJ, sobrang sorry na naisakripisyo ka namin dito para lang mangyari itong... Kasi, alam nyo guys, walang nakakaalam dito. Family ko, mga kaibigan ko dyan, except po sa 1G Boys. At sa bandang to. Kaya maraming salamat. So, planado ang lahat ng nangyayari. Sila ang kinakausap po. Ito naman, nagpaplano kami sa mangyayari. Para si Ryan, ultra instinct niyo. Kasama yung fake proposal kanina. Yeah, kasama yung fake proposal kanina. Kasama lahat po yun. Hindi ko alam. Pero... Paano yung bear? Naisahan ba natin? Naisahan namin. Ano? Naisahan namin. Nadalawa namin. Nagkadugtong-dugtong mula kay Tita Marina. Pero sobrang thankful ako. Kahit po si Tita Marina hindi po alam lahat ng to. Wala pong may nakakaalam, siguro si Lord lang, kami-kami lang. Ito, mga lalaki lang ang nakakaalam na ito. Lahat ng coffee project namin, lahat ng yun, may plano, binuo namin. Kasi gusto namin mag-iba yung ultra instinct ng mga babae. Kasi alam nyo, ang mga babae, ang bilis mag-isip niyan, mag-birthday, mag-propose yan. Mag-celebrate, ay may proposal na gagawin yan. Kaya pinagplanuhan namin ang maayos kung paano na mabibilog. Yung kwento namin na kaya pinapunta dito si Tita Marina, ni MJ, dahil baka mag-aasawa na o baka nakabuntis na, lahat ng yun, gawa-gawa lamang po namin. Okay, pasensya na po kung nagsinungaling kami. Minsanan lang naman para dito. Okay? Hindi po alam. Pero siguro si Tita Marina, nakakatunog na rin. Nakakatunog na rin. Pero ayun nga po, wala pong formal na sinabi ko sa mga magulang, sinabi ko sa kay La Papa, sinabi ko sa lahat. Kasi gusto ko maging surprise ito, hindi lamang kay May Alona, kundi sa lahat ng nandirito. So, buti na lang, nag-yes! Kung hindi, patay tayo dyan. So, to God be all the glory. Maraming salamat. Palakpakan natin ang gabing to. Ano masasabi mo? Praise the Lord. Hindi ko talaga in-expect. Kasi, actually, before pa mag-1M, nagsuspecha na ako talaga. Nagsuspecha na ako. Parang feeling ko may ganito nga, may proposal. Kasi,
parang ewan ko, sobrang sobrang lakas talaga ng pakiramdam ko na meron to, meron to. Tapos nagtitrip ako sa mga kaibigan ko, siko si Apple ata, si Apple yata yung nasabihan ko, tapos sabi niya, what if te? Then kanina, parang kanina talaga, ang final ko, it's yung ano, si Jabs, yung mag-speech na siya, tapos yung pinalapit niya ako. So akala ko, ko ito na. Kaya kinakapkapan ko siya. Seryoso yun guys ha, yung pagkakapkap ko. Kala nyo joke-joke lang yun. Hindi ko lang nahanap kasi may nandahan pala. So yun, yun nga. Kaya pala, dinadivert niyo yung ano ko na si kuya nakabuntis. Tapos ako naman, anong magagawa natin? Eh, nandiyan na yan eh. Sabi niya, si mama daw, pinipilit niya sa akin, pinabano niya sa akin na, doon si tita, feeling ko talaga alam niya tita yun na, na ano. Sabi niya, tapos ako naman, malay ko naman, talagang ganun lang. Sabi niya, baka daw magpapaalam na si kuya na, yun nga, magkakaanak na siya. OMG! Sayang ah! So yung pinagtitripan ako ni Kuya Jeff kanina, sabi niya, may congrats! Sabi ko, bakit? Sabi niya, magiging tita ka na naman. So tinataniman pala talaga nila ako ng something na, alam mo yun? Tapos kanina, nung nandito si Jabs, yung nantitrip siya, tapos nung bumalik na ako, sabi ko, okay, safe, wala talaga. So hindi ko alam, out of nowhere, parang, hala, party-party lang, kasi biglang, so yun, salamat po! Ma, hindi ba nagpaalam? Pwede pa tayo mag-do! Nauna yung paalam dyan, pero di nila alam mo kailan. Last year, nagpaalam na yun last year. So yun po, thank you Lord. Salamat po sa lahat ng nandito na sa support natin kay Jab, sa 1G family, sa atin po, sa lahat, sa Casa Yambao. Sobrang special ng Casa Yambao kasi last year, dito kami nag-celebrate ng 8 years anniversary, yon. And ngayon, almost a year, ano? Siya nag-propose nun? Yay! Yon, thank you Lord! May, Casa Yambao kayo nag-anniversary, Casa Yambao kayo nag-propose. Alam mo, saan na sunod? Casa Yambao, kasalan! Kasalan!